And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayaw sa akin ng pamilya ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Darla, 23 years old from Quezon City. And this is my secret file. Year 2015, I met this guy na itago natin sa pangalang Dagul. High school ako nung time na yon. Siya yung tipo ng lalaki na hindi naman pangit, pero hindi rin siya yung sobrang gwapo. Although may appeal, average looking. Kaya lang, nung unang kita ko pa lang sa kanya, para bang kumukulo yung dugo ko. Sa hindi ko malamang rason, parang naiirita ako sa kanya, tsaka napapangitan ako sa kanya that time. Napaisip pa nga ako Diyos ko, may magkakagusto pa kaya sa taong to na mukha namang adik. I don't know. Pero yun lang talaga yung first impression ko sa kanya. Ang dugyot niya kasi sa paningin ko. Although, hindi naman ako masyadong judgmental ah. Basta sobrang hate na hate ko lang siya for no reason. Parang ewan no. Basta that time, walang pakialamanan. Until one day, biglang nag-iba ang ikot ng mundo. So habang umaapaw yung galit ko sa kanya without any valid reason, kasi nga wala naman siyang ginagawang masama sa akin, parang may na-feel ako na weird. Na para bang, nagugustuhan ko na siya. Habang tumatagal, nare-realize kong may kakaiba akong feelings towards him. At dahil nga, nagugustuhan ko na sa Tegul, humingi ako ng tulong sa best friend kong babae para hingin yung number niya. Yes, ako yung nag-first move nung time na yon kasi, wala lang. Although nakakahiya, pero pinurso ko pa rin. Sila naman yung best friend ko matagal na magkakilala. So, carry lang. Then after that, nagkaroon na kami ng communication. At dun na nag-start ang lahat. Nagkaligawan na, then naging kami. Siyempre, happy ako kasi kumbaga, nag-crush back din siya sa akin. Hindi ako nabokya, DJ Rocky. So, sa simula ng relasyon namin, masaya naman kami. Pero yun nga, sinubok agad kami ng panahon. Ilang buwan na rin kami nung time na yun. Kinausap niya ako tungkol sa studies niya kasi nga hindi niya gusto yung kursong kinuha niya. Kaya nag-decide siya na mag-shift ng kurso kasi gusto niya na maging seaman. At ang option niya ay dito mag-aral sa Maynila. E nung time na yun, nasa probinsya kami parehas. At sobra akong nalungkot noon. Kasi alam kong mahirap ang LDR. Pero ang sabi ko sa kanya, susuportahan ko siya sa mga pangarap niya. At hindi ako magiging hadlang doon. Hanggang sa tuluyan na nga siyang umalis at nagpunta sa Maynila. Hindi naging madali para sa aming dalawa ang LDR. Kasi nandun yung miss namin ang isa't isa. Pero lahat ng yun tiniis namin. Kasi alam ko naman na para yun sa ikabubuti namin. Para sa ikabubuti ng buhay niya. Lumipas sa mga ilang taon, naging maayos naman ang lahat kahit LDR kami. Although hindi pa rin maiwasan yung mga challenges sa isang relasyon. Hanggang sa nakagraduate siya. Proud na proud ako sa kanya nung time na yun. And that time, pinapunta niya ako sa graduation niya. Kasi nga sabi niya, gusto niya, nandun ako. Naging okay naman sa parents ko kasi both sides okay naman . Pero lumipas ang mga buwan at taon ng relasyon namin, hindi naman naging madali ang aming takbo. Napakaraming ups and downs. Nanatili pa rin naman kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko inaasahan
ang sitwasyong dumating sa amin. 5 years mahigit na kami nun. Akala ko, iba siya sa ibang lalaki. Pero katulad lang din pala siya ng iba. Sobrang sakit, DJ Rocky. Kasi nahuli ko siya na may ibang kachat. Although, hindi naman ako perfect girlfriend kasi LDR kami. Hindi rin naiiwasan na may nakakachat. Pero nung time na yon, naging marami ang red flag sa relasyon namin. Napansin ko nang habang tumatagal, mas nakikilala ko siya. Mas nakikita ko yung ugali niya. At para bang nagbabago na siya. Dumating sa puntong naging toxic ang relasyon namin. Pero lahat ng yun tiniis ko. Tinanggap ko ang ugali niya. Binigay ko pa rin sa kanya yung chance na hinihingi niya kasi mahal na mahal ko siya. Siya kasi yung mundo ko. Siya yung naging kakampi ko sa lahat. Kaya nagawa ko pa rin magtiis at tanggapin siya uli. Hanggang sa dumating uli yung isang malaking dagok sa relasyon namin. Plano na sana naming mag-settle down since yun na lang yung tanging paraan para magkaroon ako kami ng assurance sa bawat isa kasi nga marami na kaming issue about cheating eh. Naging okay naman yung parents ko nung time na nagpapaalam ako. Pero yung parents niya, yun yung umayaw. Ang sakit, DJ Rocky, para akong nauubos ng kandila sa kinatatayuan ko noong mga panahon na yun. Dahil sa sobrang awa ko sa sarili ko at sa sobrang kahihiyan. Binaliwala ko pa rin, nilunok ko ang pride ko. Kahit parang sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. At kahit para bang wala na akong natirang respeto para sa sarili ko, pinili ko pa rin humingi ng tawad sa pamilya niya. Oo, ayaw ako ng pamilya niya. At doon ko na-realize na ayaw pala talaga nila sa akin. And I consider it as rejection. Sana una pa lang, nagsabi na sila na ayaw nila ako para sa anak nila. Masakit para sa akin, DJ Rocky. Kasi minahal ko na sila bilang pangalawa kong pamilya. Pero ganun talaga, inintindi at nirespeto ko pa rin ang desisyon nila. Kahit parang kabawasan na yun sa pagkababae ko. Sa ngayon, hiwalay na kami ni Dagul. At mas pinili ko na lang natapusin at sukuan siya. Dahil ayoko na rin namang mahirapan pa siya na maipit sa pagitan ko at ng pamilya niya. At higit sa lahat, ayaw ko nang ipagsiksikan pa ang sarili ko sa kanya. Sa pamilya ni Dagul, nagpapasalamat pa rin ako dahil naging parte kayo ng buhay ko. Salamat sa rejection. At magsisilbi yung inspirasyon at motibasyon para sa akin na mas gawin ko pa yung best ko. At para naman sa'yo, Dagul, sana mahanap mo na yung taong mamahalin mo nang higit pa sa kaya kong ibigay sa iyo. Sana mahanap natin parehas yung mga taong mamahalin tayo higit pa sa kaya nating ibigay. Mahanap mo sana yung babaeng hindi hahadlangan ng pamilya mo. At sana rin, huwag ka nang maging mama's boy ha. Matuto ka nang tumayo at magdesisyon pang sarili mo. Para sa sarili mo. Salamat sa mahigit 5 taon na tawanan kalungkutan, pagmamahalan, kilig, at mga alaala na mananatili sa puso ko. Hangad ko ang ikabubuti mo at ang ikasasaya mo. Napatawad ko na kayong lahat. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Darla at ito ang aking secret vow. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret vow na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret Vow.